magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Ginang Lilia G. Bustamante, isang guro. Ako po ay mayroong tatlong anak. Ang aking pong asawa ay si Ginoong Antonio Bustamante. Kasalukuyan po ako ay nasa 25 years na sa pagiging isang guro. Si Lola Ana po para sa akin ay ang isang mapagmahal na lola para sa kanyang apong si Jesus at maging sa kanyang mga deboto at sa mga naniniwala sa kanya. Isa po ako sa nakaranas o nakaramdam ng haplos ni Lola Ana. Taong 2003, isa po ako sa mga nagnonobena noon kay Lola Ana. Buntis po ako noon sa aking pangatlong anak at hinihiling ko po sa kanya ang kaligtasan naming mag-ina. 6 na buwan po kasi ng aking pagbubuntis ay tinapat na po ako ng aking doktor na delikado kaming mag-ina. Marahil dala po ito ng hindi maalis-alis na infection sa ihi at ang mababang hemoglobin count ng aking dugo. Dala po ng takot at pangamba, naisipan ko po na lumapit sa lingkod pari po noon ang parokya na si Father Rafi Tolentino. Hiningi ko po sa kanya ang kanyang panalangin para sa aming mag-ina at pinayuhan po niya ako noon na mag-alay ako ng dasal at panalangin kay Lola Ana. Ganon din po sa bawat misa ng nobenaryo noon. Isa din po ako sa mga nagpapabasbas kapag nagbabasbas po ng mga buntis. Sumapit po ang July 31, 2003. Ipinanganak ko po ang aking pangatlong anak na si Tintin na 50-50 ang chance na mabuhay. Ang sabi po ng doktor, walang chance na mabuhay. Nakakain na po siya ng kanyang dumi. Nakainom na ng panubigin. At ang findings po ng doktor ay mayroon siyang neonatal sepsis o ang pagkalaso ng kanyang dugo. Sa pakikipag-usap ko po sa doktor, tinanong ko po siya, may pag-asa po ba na mabuhay ang aking anak? At ang sabi po niya sa akin, Ginang, wala. Ang tanging nagbibigay buhay lang po sa kanya noon ay ang mga nakakabit sa kanya. Nang mga kasunod pong araw nang ako ay manganak, naging abala po ang aking buong pamilya sa paghahanap po ng magdodonor ng dugo sa kanya. Sa 3rd araw po ng kanyang pagkaka-ospital, nagawa po namin na siya ay pabinyagan. Sa 5th araw po ng kanyang pagkaka-ospital, dumating po sa aming bahay ang aking kapatid na panganay na nagsasabing, iuuwi na nila ang aking anak. Tanggapin ko na daw po dahil sinabi na daw po ng doktor na wala ng pag-asa. Ginawa na namin ang lahat ng aming magagawa. Napagdesisyonan na daw po nila ng aking asawa at ng aking 2 pang kapatid na iuwi na ang bata. Ang akin pong tanong, edi pag iniuwi nyo, wala na, patay na. Sabi, ay oo, tanggapin mo na. Nung araw po na yon, naiwan po ako at ang aking hipag sa bahay. Sa magsaring isipin po ang pumasok sa aking isipan. Andoon ang pagbabalik alaala sa mga pangyayari noong ako'y buntis pa lamang. Hindi ko po malimutan sa amin pong pag-uusap ng aking hipag. Natanong po niya sa akin, Leia, mayroon nga bang himala? Na ito po ay agad ko pong sinagot, oo naman ate, mayroong himala. At noon ko po naalaala na Martes po pala. At 5:30 na ng hapon, sinabi ko po sa aking hipag, Sister, buhayin mo nga ang kandila sa altar. Gamit po ang novena book ni Santa Ana sa panalangin po para sa mga may sakit. Ang akin pong hawak na dumalangin ng mga oras na iyon. Alam niyo po ba, nung mga oras po na iyon sa ospital, ang akin pong anak ay nagkaroon ng himala. Siya po ay nagkaroon ng sariling buhay. Perma na lang sana ng aking asawa ang kailangan sa isang waiver upang tanggalin na ang oxygen na nakakabit sa aking anak. Pero sinabi po ng aking isang pinsan sa aking asawa, tingnan muna natin ang iyong anak sa taas bago ka pumirma sa waiver na iyan. At sama-sama nga po sila na pumunta sa taas. At doon po kitang-kita nila ng mga oras na iyon nang ang aking anak ay kumibo at itinaas ang kamay. Ako po ay naniniwala na sa mga oras na iyon ang tulong at gabay po ni Lola Ana ang naging
dahilan upang ipagkaloob po sa akin ng Diyos ang mga biyayang ito. Sa ngayon po, ang aking anak ay 18 years old na, kasalukuyan pong nag-aaral sa kolehiyo. Ako po ay nagpapasalamat higit kay Lola Ana, ganun din po sa ating Panginoon, sa kanyang biyaya, sa kanyang himala na ginawa para sa aking anak at sa aking pamilya. Hindi lamang po iyon ang mga biyaya o blessing na ibinigay sa akin ni Lola Ana. Sa bawat pagdalangin ko, sa bawat hiling ko, nararamdaman ko po ang kanyang tulong sa akin. Bilang isang guro po, mahirap sa sitwasyon namin ngayon, yung oras, panahon para maipagpatuloy ko ang aking debosyon kay Santa Ana. Pero sinisikap ko po na sa bawat araw na dapat ako ay nasa simbahan, sinisikap ko po na ako nakadalo sa bawat misa. Gampanan ko rin po ang tungkulin bilang isang commentator kahit na maraming sagabal ang humahadlang para po sa mga nagdedeboto kay Santa Ana. Ipagpatuloy lang po ninyo ang pagdadasal, paghingi ng tulong kay Santa Ana. Si Santa Ana po ay hindi nagpapabaya. Handa po siyang tumulong sa lahat ng naniniwala sa kanya. Hindi po siya tinatanggihan ng ating Panginoon. Lahat po ng kanyang panalangin para sa kanyang mga deboto at lahat ng mga naniniwala sa kanya ay ipinagkakaloob po.